Meron po akong tips para sa inyo mga mommies para hindi magtuloy-tuloy sa pulmonya si baby once inubo. Pero ikakategorize ko po itong video na to into 2. Para ito sa mga baby na hindi pa inuubo at para sa mga baby na inuubo na. So gusto niyo po ng ganitong mga content, baby tips, parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby, please do subscribe to our channel Dr. Pedja Mom. Una sa lahat, define ko muna kung ano nga ba ang pulmonya or pneumonia. Ang pneumonia ay isang infection sa baga. Ibig sabihin, meron ng bacteria or viral infection or parasite din na nasa baga na ni baby. Kaya yung mga symptoms nito, hirap huminga, inuubo, nilalagnat, mabilis ang paghinga. Sa first category ko, yung mga wala pang ubo. Katulad lamang ito ng mga nakaraang video ko kung paano maging healthy si baby. Kung ano yung mga tips ko para maging sickness free siya, walang sakit. Straight to the point, paano nga ba iiwasan na ubuhin si baby? First, exclusive breastfeeding dapat siya from newborn hanggang 6 months of life. Kung maaari lamang, exclusive talaga, walang formula milk, walang water, yung gatas mo lang mami. Dahil napakadaming antibodies ang pwedeng ma-receive ni baby, vitamins, minerals, lahat. Most of my patients na na-admit as pneumonia, ang gatas po nila hindi breastfeeding. Sa mga breastfed naman na na-admit, very rare lang, siguro out of 10 na mga na-admit, may isa doon na breastfeeding. Pero at least, di ba, kung breastfeeding si baby, mababa lang ang chance niyang ma-admit para sa pulmonya. Number 2 tip, updated dapat ang vaccine ni baby. Ang mga vaccine ni baby na covered ang pneumonia is yung Haemophilus influenza type B na nasa Penta or 6-in-1 na binibigay sa health center or sa pediclinic. Yung pneumococcal vaccine, yung, or yung PCV or yung Prevnar 13 na binibigay din sa health center. And of course, kung hindi kayo nag-health center, meron din yan sa pediclinic. And number 3, yung flu vaccine na binibigay at 6 months of life at every year na rin. Number 3, para hindi ubuhin si baby, iwasan dapat makalanghap ng usok, especially ang cigarette smoking. May mga pasyente po ako sa hospital na ang laging sagot nila kasi nakalanghap ng usok. Nilalanghap nila yung panggatong or yung pangluto nila kasi yun yung gamit nila pangluto. Ang ina-advise ko na is ilayo si baby. Next is cigarette smoking talaga. Kalaban yun ng baga natin. Alam nyo naman yan, kahit hindi baby, pati mga matatanda. 4th tip para hindi ubuhin si baby. Once may inubo sa bahay, lalo na ikaw mami, kailangan naka-face mask na kayo. Malaking tulong po yan. Malaking tulong po ang face mask, kahit yung surgical mask lang. Para kapag nagsasalita ka or nabahing ka, hindi mapupunta yung air droplet or yung laway kay baby. Lalo na yung mga mami sa nagpapadede, pwedeng ituloy ang breastfeeding as long as naka-face mask ka. Kasi nga, syempre, pag nagsasalita ka, meron talagang laway na napupunta sa air. Tapos, yung air droplet na yan, tatagal pa yan ng mga ilang minuto at malalanghap ni baby, yun ang dahilan kaya siya mahahawa ng viral infection mo. Number 5, pag malamig na ang panahon, hinaan nyo na yung aircon kung naka-aircon kayo. At kung yung electric fan naman, huwag nang itutok kay baby. Kasi posible, nasisiponin talaga siya. At ang baby, hindi marunong mag-blow yan. Kapag hindi na i-blow ang sipon, posibleng uubuhin na talaga siya. At mapupunta na yung ubo, or mapupunta na yung mucus or yung sipon sa lalamunan hanggang ma-aspirate na or yung masasamid siya. Diba? Kasi very immature pa ang kanilang lalamunan, hindi pa nila kayang lunokin yung lahat yon. Kapag nasamid siya, yun na. Doon na uubuhin, doon na magkakaroon ng pulmonya. Last, kapag sinipon si baby, neonate man yan or toddler, spray na agad ng panglinis sa sipon. Merong allergen dyan, kaya yung sinipon eh. Merong viral infection dyan, kaya yung sinipon or alikabok. So, ang gagawin nyo, lilinisin nyo na gamit ang pang-spray, no? Tinatanong ito lagi ng mga nanonood, anong brand daw ng pang-spray. Kahit ano pong brand, pwede po kayo magtanong sa drugstore kung ano yung pwede pang-spray kay baby. No, usually, sodium chloride nasal drops yan or sodium chloride nasal spray. In that way, kapag nalinis na yung ilong ni baby,
masashorten na lang yung duration ng sipon, hindi na siya uubuhin. So, mahirap ba? Mahirap bang hilan ang ubo at sipon? Mahirap bang hilan ang pulmonya? Ang pulmonya, oo. Pero ang ubo at sipon, alam nyo ba na talagang uubuhin at uubuhin si baby in his or her first 2-3 years of life? That's according to AAP or according yan sa mga binabasa namin sa libro. Mga babies na hindi sinisipon or inuubo, 1-year-old na sila, swerte po sila. Ang galing po ng immune system nila. Pero yun nga, kung nahihirapan po kayo ditong pigilan ang ubo at sipon ni baby, okay lang yun. Basta't ang mapipigilan po natin or ang aagapan natin ang mag-develop ng pneumonia si baby, lalo na yung ma-admit sila sa hospital. Second category of this video, yung mga babies na inubo na. So, paano natin iiwasan na magdire-diretso siyang magpulmonya? So, ito yung lagi kong sinasabi sa clinic ko, aagapan na po natin na ma-admit si baby or yung magkaroon siya ng sipon sa baga. Number one, yung last kong sinabi nun sa first category ko, kapag sinipo na si baby, spray agad para maiwasan natin mag-ubo si baby at hindi na dumiretso sa pulmonya. Number two, kapag inubo si baby, ito para to, lalo na para to sa mga 2 years or below, pwede tayong magpausok. Pwede namang bilhin ang pausok or gamot na pausok sa drugstore. So, pwede po kayong mag-start ng nebulization para guminhawa po yung pakiramdam or guminhawa po yung paghinga ni baby, lumaki po yung mga daanan ng hangin para hindi siya mahirapang huminga kung may namumuomplema sa lalamunan or sa bronchioles. So, pwede kayong magpausok ng plain NSS or yung tubig na may asin, pero mas maganda yung plain NSS para calculated po yung sodium chloride na nasa tubig. Pwede rin gamot yung salbutamol, lalo na kung meron kayong lahing asma. Plus, pag nagpapausok, kailangan tinatapik nyo sa likod para yung plema is maakyat yan tapos ilalabas na ni baby. Okay lang na malunok niya yung plema. 3. Water therapy. Nakakatulong po ang tubig sa ubo at sipon ni baby. Number 4. My favorite advice, good sleep. So, iwas ang puyat at kailangan may afternoon sleep siya. Dahil yun nga, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo to, nagre-recharge po ang katawan ni baby kapag siya ay tulog. So, gamot din po yun. Gamot din po ang tulog. Kaya hayaan niyo po matulog si baby. Huwag po siyang magpuyat. Kung matanda na yan, iwasan ang cellphone. Tayin niyo rin ang wifi. Number 5, para maiwasan ang pulmonya kapag inuubo na si baby. Kapag 3 days na yan at ganun pa din ang ubo niya, lalo na kung nilalagnat, check up niyo na siya. Huwag niyo nang hintayin na lumala. Huwag na po kayo magtanong sa social media kung kailan dadalhin sa hospital si baby. Basta kapag 3 days na yan, umiinom na kayo ng gamot, ginagawa nyo na yung mga sinasabi ko, or hinahayaan nyo lang siya, gumagawa kayo ng home remedy, hindi pa rin okay yung kanyang ubo, please bring your patient to the nearest health institution like health center, government hospital, or clinics. Number 6, kapag inubo na si baby, pwede kayo mag-start ng vitamins, lalo na ang zinc sulfate. Mabilis po magpagaling ang zinc sulfate. Kaya naman, ina-advise ko talaga to sa patient. Hindi po kailangan ng reseta. Pwede kayong bumili over the counter. At kung tinatanong nyo kung anong brand, kahit anong brand po. Dahil hindi po tayo pwedeng magbigay ng brand dito sa YouTube. Okay? At kung nakatulong po sa inyo to, please like, share, and subscribe.